Hello, everyone. Welcome to What's Poppin'? And what's poppin' for our new vlog today? Well, definitely, ang daming magpa-pop dahil unang-una nandito po kami sa IDIM DIY Bakery. What does that mean? I did it myself. DIY Bakery. So, for the first time, magbe-bake po kami. Papahirapan natin ng konti yung guests natin. Hindi lang sila kakain. Magtatrabaho muna sila bago sila kumain. Ayan. So, we're definitely gonna have fun. I'm so excited. I love to bake. I'm not sure if baking loves me. Super special po ang aking guests ngayon. Super mga bagets. Naririnig niyo po sila, nakikita niyo po sila all over, of course, YouTube. They are also always top sa Spotify and all the other digital platforms when it comes to music. So kilalanin po natin silang maigi. Eto na po, for the very first time in What's Poppin', I'm so excited. Here is Alamat! Yay! Come on down! Ayan! Bagets! Alam nyo na! Kami ang Alamat! Alamat! We had to adjust a lot. Iyo, ang oso. Masarap yan ah. Nahiya ako. Tapos maliit pa ako eh, di ba, pag boy band, tangkad. Nag-secret practice kayo, no? I wanted a new journey. Mas magaling pa silang mag-decorate ng cake kesa sa akin. Eto na po, huhulaan ko po. Kanina pa ako nagpa-practice. Ang mga pangalan po nila, ayan, alam nyo na. Sandali, sandali, sandali. Alamat! Tomas? Yes. Tomas is from Bicol. Ah, galing ah. Jao? Yes. From Pampanga. That's right, Miss. That's right. We have Alas. From where? Davao. Davao, Davaoeno. Taneo from? Kalinga. Kalinga, ayan. And of course, we have RG. Tama? Yes, RG, yehe, ang galing-galing ko. And si Mo. Tama ba? The Alamat! Yehe! So boys, are you guys ready to bake? Super ready. Ready na. Ayan, here we go! So I am still with Alamat. Itatry po namin mag-bake ng cake. At the end of course, this whole baking thing, tatry ko po kung sino yung merong pinakamasarap na cake. In the meantime, I want to call in Shaina. Shaina will briefly teach us the process dito sa IDIM, DIY Bakery. Hi, Shaina! Kumusta si Vina? So here, ma'am, is your tablet for the Black Forest. Ah, kasi may kanya-kanyang tablet, right? Yes, ma'am. So, and then, Royal Crown. Okay. Fluffy Lamb. Ako yata si Fluffy Lamb, ayan. Orange wine. Orange wine. And then Oreo cheesecake. Thank you so much. So thank you, Shaina. Kanya-kanya kaming tablet. And per tablet, nandito po yung instructions. At now, all we have to do is follow these instructions for my Fluffy Lamb cake. Afternoon po, welcome to IDIM. So we're gonna do have a quick briefing po. First, I just want to confirm your cake. So Black Forest, Royal Crown,
Fluffy lamb or yo cheesecake po. So because this is DIY, you are the one who gonna bake your cake from scratch to finish. You have 2 hours baking time. If you exceed our baking time, we have an additional payment. Also, additional toppers and ingredients that's not included in our recipe has an additional payment. Taking photos and videos of our recipe in the tablet is not allowed, but you're allowed naman po to take photos and videos during your baking process. For our quick tour, we have our ingredient wall 1. And then 2, where you can get the dry ingredient and some utensils. Over there is our chiller, where you can get the refrigerated ingredient and dairy product. Reminder, if in the recipe indicate egg yolk or egg white, we have separated one in the chiller, so no need to separate. Beside is our white tray, fruit, eggs, and then microwave oven. Here is your preparation table, our mixing area, oven area, and decor area where you can decorate your cake. Beside is our molding area where you can get other tools and utensils. Above is our cooling rack where you can put your cake after the oven. We also have our locker for your bags, hand wash area, left side and right side is our apron. Thank you, Shaina. Thank you so much. Na-memorize yung boys. Yeah, of course. Kasi ulitin nyo yon later. Thank you, Shaina. So we have gotten our ingredients from, of course, sa likod namin. Are you ready, Alamat? We are so ready. Let's do this! Come on! Yay! So, okay. Mi-mix, mix, mix. Sa mixing area, pwede po yung uunahin. Let's go! Still here, so what's poppin'? And yes, we still have Alamat! Alamat ang darap! Shock! Nito na yung may isang Kalinga kin Ilocano nag-apoy Tabok City, Kalinga. Ako si Mo, isang nga Filipino and Black American from Casaleo, Zambales. Yakoy Jao, meto nga kapampangan ni Badke, Magalang, Pampanga. Ini si Tomat, sa Rumbikulano, Halipas, Tabako City, Albay. Ako yung Arjus, ang wariwari, taga Borongan, Eastern, Samar. What's up, Oresela, sa Bisaya, Gikan Davao City, at kami ang Alamat! Yehey! Panalo! Paano nga ba nagsama-sama kayo and become Alamat? Paano kayo pinot together? So back in the early 2020s po, nagkaroon po ng nationwide search for talented young men like us. Tapos dapat galing po sa iba't ibang parte ng Pilipinas kasi the group concept is promoting Filipino culture. And ayun, kami po yung mga nag-audition na... Ilan ang nag-audition? 100s ata, no? Yeah. Marami po. I'm sure madami per area, diba? Kasi online po siya, so nag-submit po sila online. Hindi namin nakita. How did you feel? Siyempre, I'm sure it's not just hundreds. We are talking thousands who actually auditioned. Tapos, kayo yung napili. So, nung may tumawag, isa nga kayo sa napili to be part of this group. Anong reaction nyo? Ako po, mixed feelings kasi never kong binalak talaga na pasukan itong industriyang ito. Ah, but you auditioned? Pinush po akong mag-audition. So, I tried. And then, boom! Oh, ako pala yung napili. Is this gonna be exciting? So, medyo hesitant ka. Opo. I came to love this and it became my passion. Okay, ikaw Mo. Same lang din po kay Joe kasi hindi ko talaga binabalak po na pumasok sa ano ganun. Ni-refer lang din po ako ng schoolmate ko, bandmate ko actually. Nung nakuha ko, hindi ko pa sinabi sa mom ko nun. Sinabi ko lang nung malapit na kami pumunta sa Manila. Anong reaction ng mom mo? Nagulat and syempre proud kasi ever since naman stage mom talaga siya eh. Isa siya sa mga reason na kung bakit pinupursu ko yung mga gusto kong gawin. Ikaw, Tomas, don't tell me you're also very hesitant. Nahiya ako. Sabi daw kasi i-re-represent yung Bicol. Siyempre sabi ko, ang dami kong talented na Bicolanon. Tapos maliit pa ako eh, di ba, pag sa'yo boy band, tangkad, ganyan. Pero yun, nung sinabi sa akin ni Direk Jason, P-pop tayo. So, ano ba yung hype na normal ng Pilipino? So, pasok.
sa upasok, sabi niya, tama ka sa branding natin. Ikaw, RG, anong naging reaction mo? Wala talaga akong marireact sa time na nag-audition po ako. Kasi hindi ko po in-expect na makakapasok ako sa alam. Nag-message na lang din po si Direk sa akin. Congratulations, welcome to alam. Alright. Eh, ikaw naman, Alas. Anong reaction mo? Ako po, since ako po yung huling member na napasok sa Alamat, nung unang kinabahan ako, tapos hindi ko in-expect talaga po. Kasi nga, hindi po ako sanay na natatanggap sa mga auditions. Kasi nung time na yun, nag-start na sila sa training nila. So, habulin ko po lahat ng training na ginagawa nila that time. So, medyo pressure ako at kinakabahan ako. Si Taneo. Taneo! Ayan, ha? I came to the Philippines more on parang I wanted a new journey. So when I came in here, parang nag-audition ako sa mga ganito. Tapos isa yung Alamat. Parang may mix of Tomas and RG. Parang I never expected na ganun. Tapos medyo may hiya rin. Tapos at the same time, parang, oh, okay, bagong journey. Well, sometimes when you least expect it, di ba? I think that's what it is. Yung you want something, but hindi ka masyadong nag-expect ng so much. Sometimes doon ka maso-surprise, 'di ba? And now you guys are doing so well. Ano yung masasabi niyong pinakamahirap na nangyari as you guys were trying to build yourselves as a group? Siguro po yung ano, pakikisama sa isa't isa kasi since kami galing kami sa iba-ibang kultura, no, expected na namin na parang iba-iba yung ugali talaga ng tao. You guys were so young when you were pulled out of your homes sa province nyo, it must have been very difficult. Tapos, nilagay kayo sa isang bahay, di ba, to get to know each other. And what is it like to be far away from your family? It's both happy because you get to improve yourself more and learn more about the life around you. Because now you're independent. And at the same time, it's also sad kasi dun po kami lumaki, tapos we had to adjust a lot. Alamat kasi is not just an ordinary P-pop group. Alamat has social awareness. How do you feel about this? Is this too much of a responsibility for you guys? It's definitely a big responsibility kasi we have this platform and we want to raise awareness correctly. You have to be aware of what you're doing constantly, diba? Yes. We have to be aware of what is disrespectful of the culture because we are subject to cultural appropriation. So, do you actually believe in what you sing? Yung mga kinakanta nyo at saka yung mga messages nila, yun ba talaga yung nararamdaman nyo? The idea behind Alamat is from our creative director, Direk. He likes to incorporate a lot of cultural influences behind our music videos. So, in that way, we learn a lot about our own culture and at the same time about singing our songs. Yes, we very much feel what the song is about. Pag nagpa-perform kayo somewhere else, there's so much Filipino pride because you're definitely representing the Philippines through your lyrics, your songs, your outfits, your performance. So nakaka-pressure ba yon, Alas? Hindi naman po. Kasi ito, gusto ko lang po i-clarify sana yung ano. Bago talaga kami pumasok dito, hindi talaga kami yung pinilit talaga na gawin yung konsepto ng Alamat. Kumbaga, dahil gusto nung gumawa sa amin, brief na din kami before pa na sumali sa Alamat na ganito yung konsepto natin. So kami, sumali kami dahil galing sa puso namin na palaganap ng kultura ng Pilipinas. What are the hardships naman? I mean, yung mga struggles nyo as not just a performer, but growing up, some are breadwinners of their family, so there is so much responsibility. It's not just loving to perform. Behind the scene, meron rin silang responsibility sa family nila. Kayo rin ba may ganun? Ikaw, Jao, do you take care of your family? Yes, tulungan po kami ng mom ko. Since single mom po yung mom ko, and I have a brother, so we help each other in our lives. So you help provide for your family. Very good, very good. Kayo rin. Lumaking ako ng single mom, yung nagpalaki sa amin. Nakita ko po namin ng kapatid ko yung struggle talaga ni mama ko. Kung
paano niya kami. So ngayon po na medyo nakakakuha na kami ng kita, ngayon gusto ko naman maibalik sa mama ko yung ginhawa, sarap ng buhay. What are the struggles now of a young performer? Dahil merong social media, di ba? Ngayon, anyone can just write a nasty comment. How do you deal with that? How do you deal with the pressures of having to be number one? And pag naglabas kayo ng kanta, kailangan millions of listeners na agad. How do you deal with that? In regards to the comments, as long as it's not true, I don't think you have to worry about it too much. As artists, entertainers, we have the responsibility as well to step it up in terms of making good decisions and becoming a role model for the youths, because at the same time, we're being seen as idols. Leader nga si Taneo. No negative comment is gonna stop them from their performance and their goal. That is very, very good. Ikaw naman, alas, hindi ka napapressure sa ibang mga groups, sa ibang mga P-pop bands pag nakocompare kayo? Para sa amin po, hindi naman po siya nakaka-pressure. Kasi sa P-pop community naman po, lahat kami nagtutulungan. Kasi yun po talaga yung goal namin, na mapakilala talaga yung Filipino talents sa buong mundo. Siguro ang kailangan lang gawin talaga ng mga supporters, lahat ng Pilipino na supportahan talaga. Ang mga Pinoy bands? Kailangan lang lahat tayo sana kung ng mga Pilipino na maging open-minded talaga sa ano yung mga kakayang gawin ng Pilipino. Very good answer, alas. Totoo yan. Hindi tayo magpapahuli dahil naman napakagaling talaga ng mga Pinoy performers. Do you guys agree? Agree. Hindi tayo papahuli eh. Kung magaling sila, ako, I believe, mas magaling tayo. How are you unique from them? Me? I think I just do what I want. Nothing can stop me, but if you stop me, I will go. Stop you too. Ikaw mo, how are you unique from everybody else in this group? Ginagawa ko lang po kung ano yung feel ko nasa puso kong tama eh. Feel ko naman, lahat naman kami ganun. Kahit saan ako, kumakanta ako, bumibirit ako. So, anywhere, pag pinakanta ka, game ka? Oo po, game ako. I do not come to bow, I came to conquer. Sige, papakantahin kita ngayon. Conquer! Andyan ka na naman, tinutukso-tukso ang aking puso. Nahihirapan na, lalapit-lapit pa, di na natuto. Ikaw, Tomas, what makes you unique? Ako po kasi naniniwala ako na kada isang, lahat ng tao, unique talaga sila. And mas magiging unique ka pag naging ikaw lang kung sino ka. Hindi ako talaga kumukopya ng kahit na sino. Tama, because we are all special individually. Ikaw, RJ. Ako sa akin, honestly, wala po akong nakikitang uniqueness sa sarili. Pero kung meron man, sa akin na lang. Secret? Secret niya? Ayaw niya i-share? Siguro ano lang ako. Laging positive and buhay pa kisa negative. Si Alas. Siguro ayaw yung sa akin, maging isang posigidong tao. Kahit siguro sa 10% na 1% may kumakapit pa, lalaban pa rin ako dyan. Super fighter. Ikaw, Taneo. My perspective rin kasi is the same, as long as you stay true to yourself. I think that's what makes you unique. When comparing, I don't like to look at it from a comparison perspective, but rather like an appreciation perspective. Ano ang mga message nyo sa inyong million-million fans who love your music? Maraming salamat, mga Magiliw. Magiliw! Mga Magiliw, thank you! Ayan. Thank you so much, because without you, we would be nothing. Nothing! But I want to see Alamat perform all over the world. They're such nice guys. And of course, iba ang kanilang talent. And we want everyone all over the world, lalong-lalo na yung mga kababayan natin, to experience their performance and their music. Again, it's not just any type of music. It's music that will bring Pinoy pride, social awareness. Dream ko yan for you guys. I would wanna see you guys perform. Habang nasa Amerika, ako gusto ko, aba, nandito rin palang Alamat. Panoorin natin yan. Kung nasa Europe, aba, nasa Europe rin palang Alamat. So abangan natin po, Alamat. Thank you very much, guys. Thank you.
So we are back, still with Alamat. We're having so much fun here at DIY Bakery IDIM. This is the portion where the Alamat will pop the balloon, and for every balloon, meron po yung song. Pag song ang lumabas, sasayaw kayo, magpa-perform kayo. Pag hindi naman song, it's a certain memory that you have to explain to us. Taneo, since you are the leader, Taneo, you'll be the first. Ayan. Alright. Dayang! Yes! Thank you. That's Taneo with Daya. Next, Tomas. May ganun. Ayan. And it is ay photo. Explain. Yan po kasi yung picture po na yan. Sabi daw kasi hindi daw close yung Alamat. Kaya nagpicture po kaming ganyan. Nagkikiss po kami sa isa't isa. So after this picture, super super close na kayo. Super close sila at confirm they are very mabait. Mo, your turn. Ng kabayo, kamukha mo. Totoo ba ang sabi ni Tomas? Oo, babalik sa dati mong pwestuhan. Okay. Ay, uy, picture sakto. Uli. Ano siya? Pinagkanada tayo dun sa family mo. Ito din yung first time ko nakita yung ate ko, as in ever since. First time you met her? Yeah. Because you guys did not grow up together? Yes po. Lumaki sila sa US, silang dalawa nung kuya ko, yung isa ko pang kuya. Tas ano din po yan, nag-celebrate kami ng birthday ni Tomas. Okay. Nag-blow siya ng cake. Saktong-saktong, galing. Saktong. It's for you. Moment ni Mo. Ayan, Jao, your turn. I will pick what resonates and leave what doesn't. There you go. Ay! Oh, it's a picture. Ay! It's another picture. Are you guys performing here? Oh, this was our very first solo concert, the Gundong concert. Yes. It was a very momentous occasion because it was an occasion filled with love and thank you. There's so much love with this group. Ayan. Sa new first concert niya. New Frontier. That must have been a moment, no? First, kinabahan kayo. Sobra po. First time eh. Pero ang mga magiliws were there to watch you. Yes, po. Support and palakasin love namin. So thank you to the magiliws at ang mga future magiliws. Yan. Alas, your turn. Ayan. That's another moment. Ayan. So ito yung time na nag-rehearse kami for recording. So yung mga mukha namin dyan bagong gising pa. Lalo si Tomas sa kapadyama. Kasi early morning ang recording nyo. Rehearsal. Kasi hapon po yata yung shoot ng Wish. So kailangan namin mag-rehearse ng umaga. Oh wow, may boses kayo pag umaga. Medyo mahirap po kumanta pag umaga. Yes, ang hirap, diba? Yung mga mukha namin dyan bagong gising. Cute pa rin naman. And last but not the least, si RG. Ayan. Sana sayaw naman. Ayan. Ayan. Sayaw mo na, boss. Gayuma! Yay! RG with Gayuma! Yay! RG with Gayuma. Ayan. Ano naman ang mapapayo nyo sa mga aspiring singers, yung mga kabataan dyan, mas bata pa sa inyo? How do you think they will make it in this business? Siguro po patuloy lang nila. Kasi kung kami, nagawa namin siya sa edad namin na medyo bata rin kami. So wala talaga yung posible. Walang imposible, tandaan nyo yan. That's very, very true. You have to believe in yourself, believe in your dreams. Like I said, think it,
Have faith, believe it, pray, and it's gonna happen. Yeah. Thank you, Alamat! Thank you so much! Yay! So we are here, finally, nabake na po namin ang aming mga cake. Ito na yung true test. Magde-decorate po kami ng aming cake, and of course, after this, we get to try what we bake. Come on, Alamat! Let's go! Galingan nyo, okay? Napakagaling namin. Ang saya. Ayan, ayan. Oh. Wow. Wow. Yung pala yung purpose nun. Okay. Expert na ako. Kumusta naman kayo dyan, boys? Ako. Nakakalap. Iyo, angoso. Masarap yun ah. Na-intimidate daw si Jao kay Alamat Blank dahil siya ay may abs. Sino yung may abs sa atin? Ay, si RG ito po. Ah! Si RG? Si RG yun. Si RG ang may abs. Asambo! Hihira abs siya! Napunta kayo na yung pinasa ko muna. Balik ko sa'yo mamaya. Ang tamang sagot! Si Taneo ang may abs. Ayan. So si Taneo ang magpapakita ngayon ng abs. Ayan. Habang nagbe-bake, no? Habang nagde-decorate ng cake. Loaded ako ngayon. Huwag ka tumawa. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya pala mag-ganti. Nang dahil sa iyong mga kamay, unti-unti akong blank. Iyong tinakpan blank ng nakaraan. Ano yung blank na yon? Complete the lyrics. Ayan. Unti-unti akong nabuhay. Iyong tinakpan bukas ay butas. Butas. Ng nakaraan. Butas na ng gawa ng nakaraan. Nung dahil sa iyong mga kamay, unti-unti akong nabuhay, iyong tinakpan, butas na gawa ng nakaraan. Yay! Ang saya! Bakit ang mas magaling sila sa akin? Nag-secret practice kayo, no? Bakit ang ganda nung sa inyo? Sobra kaming busy. Guess the title. Singaw. Aswang. Ay, aswang. Ay. Sapit ng dilim, magkita tayo dyan sa inyo. Ginagawa ko. Na-challenge ako kasi parang mas maganda yung sa inyo. Ito po yung pangpalitada namin. Ano yan? Para dun sa mga magiliw na nanonood ngayon, tingnan nyo naman, pag magkakaroon kayo ng love life, oh, ang gagaling netong Alamat, hindi lang sila magaling kumanta, sumayaw, mag-perform. Mas magaling pa silang mag-decorate ng cake kesa sa akin. Sinong Alamat member ang mahilig sa medyas? Yung kahit bahana, naka-medyas pa rin. Taneo yan. Taneo pa rin! Nagilinis po kami ng bahay, no? Tapos baha sa bawang bahay, tapos naka-medyas siya. Alam mo kung bakit? Bakit? Ayaw niya sipunin. Kiep. Ano ang top 2 popular song ng Alamat sa Spotify? Day and Night. Day and Night. Day and Night with 3.4 streams. Wow, ang galing nyo naman. Tapos na ako. Ang bilis.
Na-pressure ako, ayan. Tapos na po kami. Ang galing nila, oh. Nakikita nyo yan. They're so talented. Not only can they perform and sing and dance well, they can bake and decorate. Ayan. Ayan na. Ang galing naman ito. Oh my God! No, they're really good. Time's up! Aba? So, kayo na po ang judge kung sino po pinaka well-decorated. Ito na po ang finished product dito sa DIY Bakery IDIM. The Alamat did such a wonderful job. Palakpakan naman po natin sila. Ayan. Maraming salamat, Alamat Boys. Napakabait po nila. Napaka-talented. Please do follow them on Spotify at kung saan-saan pa. Thank you, Ms. Pop. May show kayo coming up. So, meron po kaming Watson's playlist. And that is on August 18. So, punta na kayo, guys, and buy your tickets. Kasi magba-backflip po kami lahat. Samoa po yan, Samoa. Samoa, August 18. Ayan, yes. Panoorin nyo po, Alamat. Maraming salamat rin, of course, sa IDIM DIY Bakery. Again, located here, SM Mega Mall, 4th floor. Please don't forget to like, share, subscribe, comment. And of course, remember, kagaya nga ng sinabi ng Alamat, anything and everything is popsible. Okay, you just gotta dream it, live it, believe it. Let's all stay popsitive, guys. Until next week. Bye! Cake pie! Ay, kaya! Okay, pa-try ng aking, ayan. Napaka-seryoso naman itong dalawa. Tignan mo ko siya. Tignan mo.